inspired by Kalakal of the Year. Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilakalambay. Ngayon marami po akong mga bote. Diba? Pagpapalit po natin to ng mga chocolate sa shop. Meron din po akong mga dumating na mga bonuses sa card po. Diba? Para po yung mga bonus card sa Pilipinas. Dito pag bonus talaga, pera po talaga. Hindi po lang po points. Pera po pumapasok. Diba? May kasabihan nga. Kasabihan ko po. Kasabihan na Pinilakalambay. Okay lang mga lakal kung ito naman yung marangal. Kesa naman ikaw feeling mayaman, wala namang maihain sa kapagkainan. Pari ba? Galing ko, no? Yan. Wala rin ba? Tara, samahan po ninyo ako sa aking pagiging praktikal. Hindi po ito pagkukulimputa, pagiging praktikal. Ang mga marangal po na mga ginagawa, hindi po dapat kinakaya dahil pag nahiya, magugutom. Ano po yun? Tara, samahan niyo na po ako. Ayan, marami naman po tayong naipon na bote. Ito po, 40 cents po yan. 1, 2, 3, 4. So, 16. 1 euro and 60 cents. 4, 8, 12, 16. Okay. Oh, 2 euro. Oh, di ba? Tingnan po natin kung gano'ng karami ang mabibigyan natin tsoklate. Ito lang po yung kapalit po niyan, bote. Ito po mga bote ng alak. Pagbibisita po ako sa mga kaibigan ko. Hindi ko lang po alam, mga ano po ito eh. Nasa 10 to 15 cents yung mga alak po. Mas mura. Ito po yung magandang makulete. Yung mga malalaking soft drinks. Magkano yung 16. Siguro mga nasa more or less 4 euro po ito. At meron po akong babis na yung tiyan ko. At meron po akong ano, pakita ko pa sa inyo mamaya sa bonus card. Meron po akong 17 euro. Diba? Naipon po. Wala po tayong gagastusin na naman ngayon. Ito po yung bonus card. Diba sa Pilipinas po yung mga ibang big malls may mga bonus card. Ito po naipon. So meron po ditong 17 euro. Gamitin po natin yung 17 euro. Parang ano din po ito. Ordinaryong pagbabayad ng card. Kumbaga mag-avail po kayo nito sa grocery store o sa shop, supermarket. Bibigyan po nila for membership. Ah, di ba? Mukhang tiba-tiba po tayo ngayon sa tsoklate ngayon. Ibang klase po dito, no? Ay, nako. Konting discard, eh. Hindi naman po kailangan mahiya. Oh. Wala naman kasing naghihirap po dito, eh. Ako lang po yung feeling mahirap na feeling sobrang nagtitigil. Eto po. Meron po ako ngayon 17 euro at 2 cents. At next, magbidarating pa po ang 1021 o diwa. May certain points at percentage po. Yung points po, pera po. Pera ang pumapasok. So, ang gagamitin ko po ngayon, 17 o 2. Ah, ganyan po dito. Kaya doon po sa shop na yun, lagi ako namibili. May bonus. Dati doon po ako nagtrabaho bilang cashier. Sales clerk cashier. Ang temperature po ngayon ay minus 12. Yung daytime po talaga dito, yung araw, maigli na po. Pagtutong na po ng mga alas 3, mga ganun, medyo nagdidilim na. Pero maganda naman po kasi, yung snow, marami. Kaya pag umilaw po, maliwanag sa daan. Sa shop na dati ko pinagtrabahuhan kapag after tumutong na pong 8 p.m. lahat po ng discounted na pagkain kahit minus 10% pa po yan pag tumutong na po ang 8 p.m. lahat po minus 60%. Pero gusto ko pong bilhin ngayon puro tsoklate lang, pwede ko na pong gamitin yung resibo ng bote sa iba, diba? Pero gusto ko pong ngayon tsoklate, nagkikrape po ako ngayon.
social grade. Ayan, dito na po tayo sa dati ko pong pinupunta na recycling center. Tawag po dito recycling center o recycling point. Dito po sa mga bote. O diba, social, may sakitan pa. Ito po yung screen. Pinakikita po dyan kung magkano po isang bote. Unahin po natin sa empty bottle ng Pepsi. 40 cents. Di ba? Ang laki po ng presyo. Diba? At ito naman po itong alak. Okay. 10 cents lang. 10 cents lang po pala yun. Ayun po. Sunod. At ito. Aha! 20 cents. So, napakita na po kung magkano yung yung nilalagay po natin. Yan. 80. Automatic na re-recycle po yun sa loob. Kasi may sensor po yan. Ayan po yung total. 3 euro and 60 cents. Pwede din yung pindutin pero dahil sa corona, hindi po advisable. Hintayin na lang po natin lubas ng resibo. Yun. So, ito po. 3 euro and 60 cents. Tapos, ito mga plastic po. May baso lahat. Ayan. At meron din po hugasan ng kamay. O, diba? Tara na po. Gamitin na po natin sa pambili yung resibo ng bote sa chocolate. Ayan. Dahil almost more than 20 euro po kasama mo yung bonus 17 saka po yung 3 euro something. Kukuha po ako nito. Ito po one box 15 euro. Ah, di ba? Ang dami. Ano nyo nga naman, di ba? Sa bonus at sa bote, di ba? Oh. Yan. Bibili pa rin po tayo ng iba pa, meron po po kung 5 euro, ibang flavor naman na chocolate. Dumating na po talaga ang iba't ibang flavor po ng mga chocolate. Pero hinahanap ko po yung finished chocolate kasi paborito ko. Talagang masarap, kain, creamy, at wala pong maligasgas na asukal pag kinain, hindi po masyadong matamis. Ayan, ito po yung isa sa paborito ko. Truffle milk chocolate finished. Ako, napakasarap po nito. Tuwing Pasko lang po, dumarating po ito. Ang presyo po nito, 3.65 euro. So, okay na po yan. Almost 20 euro. Adiwa. Gating chocolate. Atak. Tara po. Punta na po tayo sa cash register. 18.69 euro. Bigay po natin itong resibo ng bote. So, meron pa pong 59.09. So, mas po natin. Hindi ko po pakikita yung aking yan, okay na po, bayad na. Binabayad ko po yung bonus. Wala po tayong gastos, as in zero. Kitos pa yun, antek siya Richo Miss Esta. Sabi ko maraming salamat, sorry for the disturbance. Sabi niya, no, it's okay. Ito po pala yung resibo po sa previous customer. 15.09. 14.85 po yung isang box na chocolate na malaki, isa 3.65. Tapos yung plastic bag 19 cents. So, 15.09. Tapos yung bottle, minus 3.60 euro. Tapos binayad po natin, pinambayad po natin yung bonus. So,
Ang binayad ko po sa bonus, 1509. Pero wala po akong gastos kasi bonus po yung pinangbayad ko. O diba, bote lang. Hindi ba? Yan yung po talaga yung sistema dito sa Finland. Basta tatangkilik po kayo sa isang shop. Yung mga bote, ipunin-punin nyo. Saka malaki din po yung presyo ng mga bote. Diba, 40 cents po yung empty. Imagine yung punin nyo yun. Baka dalawa lang po kayo o tatlo. Meron na po kayong pangbili ng karne. Opo. Yung mga maliliit na package ng karne, pang ulam. Di ba? Ganda po na sistema, no? Lalo na po ngayon magpapasko. Ang bukas po na shop hanggang 12 PM. Dito po sa shop na dati pinagtrabahuan ko. Uwi na po tayo. Kailangan po mabilis din po pagbisita sa shop. Nakikita nyo po itong kotse yan. Nagyayelo na po agad. Ang temperature po ngayon ay -11.5. Kaya mabilisan po. Kasi pag nag-stay po kayo mga 30 minutes o almost 1 hour sa shop. Nako po, napakalamig po sa kotse. Ay, nako. Ganyan po talaga pag-uwi na. Malapit na po ang... Siyempre, malapit na po ang bus. Nakawala na naman po sa sarili. Excited na excited po akong kainin po yung binili ko. Chocolate na paborito ko po. Tuwing Pasko lang po kasi yun eh. Bibisitahin ko po muna yung aking Finnish mother. Makikichapo muna ako para mahimasmasa naman po. Kasi ito po siya medyo malayo din po sa ating itiran. Kailangan po mag-warm up. Diba? Ganyan lang po. Kailangan maging mabait. Huwag maging mabait. Diba, social? Dito na po tayo. Mayroon na pang mga sandwich at salami, social. Dito po muna ako sa Finnish mother ko at nagre-rest po syempre. Kailangan relax, relax, warm up. Yung kotse po ay pinlag ko po muna para ma-warm up at bago umuwi sa bahay. O, diba? Feeling ako may-ari. Uwi na po tayo. Mas lumabig po ang panahon. Minus 18 po. At least napusog naman po ako. Nakikita ko po sa inyo yung binili ko yung chocolate. Excited na po. Mababaw lang po talaga kalagay ako sa mga gantong mga bagay. Ganyan lang po, parang bata. Medyo easy pa, pero hindi lang. Hindi, mababaw lang po talaga kalagay ako. Siyempre, nang maliliit po kami, di ba? TBT, throwback po muna. Throwback time. Throwback time. Yung pag makakatikim po ng mga imported na chocolate, o di ba? Naku, first time po namin nakatikim na nung galing po yung father ko sa Saudi. Talagang hanggang want to sawa ako, tuwa-tuwa po yung mother. Sabi niya, kumain kayo, gusto niyo magsawa kayo. Dahil di niyo alam, kaya rin mauulit siya. Napakabait po talaga ng tunay mo namin. Sobra-sobra po talaga. Ayan, dito na po tayo sa bahay at diwa. Dari sa board at bonus, meron po ng kahon-kahon na mga tsokolate. Laki po, diwa. Ito po, syempre, yung paborito ko. Unahin po natin. Yan po yung tura. Syempre po. Para po siyang nakabalot sa single candy wrapper. Ayan po. Napakarap. Creamy. Hindi po masyadong matamis. Yan po sa chocolate masyadong matamis. Finnish chocolate po ito. Wala po itong promotion. Sarap. Kaya mga ibang bansa po pag pumunta dito. Ito po talaga binibili. Finnish chocolate. Ito naman po. Hindi ko po alam kung saan bansa po ito. Check ko lang po. Yeah, made in Finland. Panda. Lagi ko kinakain ito, Finland pala. Ang laman po nito, 5
boxes, 300 grams, 8, 6, 9, 12, 15. So 1.5 kilo po ito, di ba? Ito po, ano lang, 270 grams. Ganyan po tayo eh, mga Pilipino. Lalo na po mga nanay. Tinitingnan po talaga ko sa mga bukasan kasi gusto po nilang i-display, di ba? Kahit wala ka nalaman, dinidisplay. Sabi ka lang ibang basahin. Ako, nanay ko po. Namin gusto tuloy nanay ko. Makikita na kami ilang buwan na lang. Yan. Kailangan dahan-dahan din po. Para maganda yung pagkuha natin. Boxes din po. Ito naman special. Yan. Ito po yung isa. Yan, parang maganda yung presentation. Hindi po ito, ano mga sponsor? Wala pong... Sa Finland lang po kasi ito mabibili. Gandaan po rito. Ayun po siya. Ibig sabihin po, Yula. Yula. Pwedan. Ibig sabihin po eh, party table. Meron po iba't ibang flavor sa likod. Nakasulat po. Kukunin ko po itong chocolate crisp. Ito po yung paborito ko. Medyo haba. Natanggal niya yung cover. Yan po chocolate. Diba special? Ito po yung chocolate crisp. Imagine na po ninyo, di ba? Kung mag-ipon lang kayo ng maraming bote. Hindi lang naman pabili ng chocolate. Kahit ano po pwede nyo gamitin po. Hindi lang po pagkain. Kahit magamit sa bahay. Punin nyo lang po. O gusto nyo, gawin nyo yung pera. Hulog nyo po sa agad. Sa bangko. Sa bangko, di ba? Tapos yung mga bonus. Bonus po pag namibili. Di ba? Mayroon na po yung mga special na chocolate. Ito po masyadong special para sa akin. Medyo matamis. Pero ito po talagang paborito. Creaming cream. Tama-tama sa chai. Isa pa. Hindi pala mamamarunong. Hindi effective yung pagmamarunong ko. Minsan po, di ba, mapapasana all. Doon ako pong ginawa po ito, mambulot ng bote. Tapos yung magbulot, sabi, totoo, yung bote, eh, pwedeng pambayad yung reserve. Siya po, yung mga klase ko po. Tsaka yung kapatid ko po na po nagturo sa akin dito. Opo, talaga pag nakita po ako ng bote sa daan, inupulot ko po. Lalo na po nung wala pang ito kumakalat na sa akin. May dala po ang plastic sa bulsa lang. Ayaw po lalagay siyempre sa school bag ko. Talagang lalagay ko sa plastic. Hindi po ako naiya. Iba nga po ganun. Kapag may matatanda na bimsikleta, may nakita po ng lahat. Talagang inupulot. Iba nga po dito, may mga kaya na po sa buhay. Yung matatanda po. Lalabas po sila, nakabisikleta. Ang mga po talaga ng lahat. Parang... Iba po ayaw kasi ng makalat, tsaka kumikita po sila extra, parang nakawa po kasi sila na sariwang hangin, nare-relax po sila. Lalo na po yung iba, hindi po nabibisita ng mga anak, syempre busy mga apo. Kaya naglalabas po sila, gumagawa po sila ng paraan para malibang po yung sarili mga bata. Nagbibili po ng candy pag ayaw ng mga magulang, nabili ng candy kasi sobrang samit, masira ang ipin. Gagawin po ng mga bata, pupunta po yun ng labas, dahil po may mga party. Muha po yung lahat, makikita po ninyo, nakakatuwa yung mga bata. May kanya ko niya. Napakara, meron din pong kinikilong mga candy, chocolate, saka yung mga ganito. Nakakatuwa po. Ayun po yung natulong po talaga ng magandang sistema po. Wala po talagang gutom dito. At wala din po nangihirap. Paano po, sana po itong pag-share ko po na to sa inyo ay
maging inspirasyon po sa ibang iba po sa namumuno po sa atin na hindi naman kinakailangan magkaroon tayo ng mga mamahaling machine na katulad natin sa Philippines. Ibig sabihin, yung disiplina po, yung recycle, kung may maipapalit na konting halaga sa kalakal o pagkain, malaking bagay na po, di ba? At ngayon nalalapit na po ang Pasko, kailangan po natin maging practical, magkaisat, magmahalan. Maraming salamat po. Siyempre doon sa inyo mga may mga tindahan sa mga shops, mga giveaways naman dyan, di ba? Sa ating mga kababae, lalo na po sa panahon po ngayon ng krisis. Maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God blessing at po lagi magandang araw. Labanan!